What is up, guys? So today, this would be my first time to drive a Yamaha R15. Kasi itong Yamaha R15 ay yung may-ari nito is taga Southern Leyte. So since yung Southern Leyte at Leyte hindi basta-basta makalabas-pasok sa border nila, itong may-ari nito is nag-request sa kaibigan ko na si Justin na kung maaari ay siya na yung susundo na sa motor galing sa Port of Ilongos, kasi galing to ng Cebu eh. From Cebu, chinip sa Robles Shipping. Tapos pagdating ng Ilongos, guys, sinundo na ni Justin, nakisuyo yung may-ari nito. Ito yung first time ko, so first impression ko dito is naninibago ako kasi medyo nakadapa yung sitting position nito. Medyo aggressive yung sitting position nito. Kaya medyo naninibago yung likod ko. Saka malaki talaga ito eh. Malaki yung tangke. Saya din ako kasi vlog opportunity na rin ito. Siyempre, first time ko maka-ride nitong parang big bike na rin na motor, yung forma. So, yun na nga guys, samahan nyo kami. So, titesting lang namin Yamaha Sniper 150 versus Yamaha R15. So, isang disclaimer lang guys, katuwaan lang to, at saka ginawa namin ito sa walang taong lugar, at saka matuwid lang yung daan, at saka syempre hindi ako marunong masyado sa racing na yan. So ibig sabihin yan, hindi ako marunong sa pag-timing ng clutch pa nito, kasi medyo mahaba yung bigay ng clutch dito. So, testing na namin guys. Ikaw ihap, pipip. Sige. Sige. Katuwaan lang ito guys ha. Ayo minor. Guys, invalid ko speakers. Sige, sugod ta primera ta sugod. Ikaw pipip. Ayan na guys. Sa wakas nanalo ako kanina, hindi ako nanalo. Ha? Ha? Si Wada? Mo-uyog? Lami na tato, ikaw na tato yun ah.
si Bakna yung ano sniper nung una eh talo ako. Ha? Ha? Ako ta. Ayan na guys, so panahon na para pupunta na talaga kami kasi naghihintay na yung ano susundo nito sa kabilang border. So medyo malakas talaga siya ng konti kasi ano sniper 150. So maganda siya sa ano bangkengan guys. Kasi hindi ka magdadalawang isip kasi malaki yung gulong at saka malaki yung motor, mabigat yung motor. So hindi ka ano kumpiyansa ka kumbaga hindi siya madaling ano ma-slide yata. Hindi ko lang alam para pero yun lang yung ano yun lang yung observation ko dito. So lagi ako nakatingin sa side mirror kasi lagi ako nakatingin sa side mirror guys kasi nawawala yung ano kanina recording kanina. Ang sarap sa bangkingan guys. Palapit na tayo sa border guys. So hindi tayo makapasok kaya iba na yung susundo dyan sa kabila. Dito ta? Dito? So ayan na yung border guys. Hindi tayo makapasok dyan. Kaya dito lang tayo. May iba na namang susundo dyan sa unahan. So ayan guys, galing na tayo sa Maasin border o border ng Maasin at saka andito na tayo ngayon sa Hilongos, Leyte.
ay inhatid ko na yung kaibigan ko na kasama ko kanina. So pasensya na kayo kanina kung medyo nag-racing ng konti. Unti lang naman, at saka ginawa namin yun sa straight na daan. So yun, yung first impression ko doon sa bike na yun, guys, is maganda naman siya. Pagdating sa pormahan, is astig talaga yung porma niya. Maraming ang mag-aakala na big bike talaga siya, na 500cc o 600cc siya, o di kaya 1000cc. Yung mga hindi masyado familiar sa motor na yon, eh mag-aakala talagang mataas yung cc niya. So yun, guys, successful na natin namin yung motor na yon. Galing Cebu yun, sa Motorcycle City, nabili. Wala kasing susundo dito sa Port of Ilongos, kasi galing ng Cebu, sinip na through Rubli Shipping papuntang Ilongos late. So yun lang, guys, siguro ay hanggang dito lang muna tayo. Maraming salamat sa panonood, guys. So maraming salamat sa may-ari noon. Siyempre, maraming salamat din sa inyo sa mga nanonood. Pasensyada kung minsan na lang tayo makakagawa ng video, kasi medyo na busy na tayo ngayon. So hanggang dito na lang siguro, guys. Maraming salamat sa panonood. Don't forget to like this video, and syempre, subscribe to my channel. And as always, guys, peace to all. Bye-bye. Maraming salamat.